Seguimos adelante otra vez. Dios da mi hogar, Dios da mi hogar, Dios da mi poder del Espíritu, la poder de una mesa, para un hombre, si la salva a nadie, y la cosa de la madre de nadie, y la latina a nadie, y por ti la matas, se la da como la paz. Ni una ni otra, una, kasama namin sa iglesia na papunta pa lang dito. Sana po ay tinatayo sila sa mga biyahe nila. Yung mga sa amin ay galing pa sa mga Manila, sana po ay tinatayo sila. Ang iba po sa kanila ay yung mga dalang bata, tinatayo po sila. Ang iba po sa kanila ama ay mga single na motor, sana po ay tinatayo sila. Para pagdating po namin dito, mamaya ay magkakasama kami sasama sa Bagayong Mahalan. Hinihiling po namin po Diyos kung pagsama mo sa pag-aaral namin tungkol sa paglikha, tungkol sa creation. Sana po ama ay magsabihin mga isipan namin para makita namin at ma-edify kami na maging itong buong mundo ay galing sa iyo. Na hindi hati ang paniniwala namin na naniniwala kami na sa isang banda. Pag tumingin kami dito sa mundo ay hindi namin iniisip yung pangalan mo. At pagtingin namin sa Biblia, iniisip namin yung pangalan mo. Sana po ay alisin mo yung pagkakahati na ganito sa puso't isipan namin. Nasaan man kami tumingin, ang naaalala namin ay ikaw. Pagtingin namin sa gilingha, ikaw ang may isip namin at pumalihan namin. Pagtumingin kami sa banal mong salita, ikaw ang may isip namin at pumalihan namin. Pag kami ay nasa iglesia at sumasamba, ikaw ang naiisip namin, ang pagpuyan namin, at nag-action kami sa mga bundok, mga dagat, at iba pa, at pagtumingin kami sa ipakuin, at nag-aaral yung ilang silensya, ikaw pa rin po sana ang maisip namin. Kaya samahan po kami, aming Diyos, gabayin po kami dito sa pagsawa ko. Inupulin ko po namin sa pangalan ng buong mong anak, na si Jesus, amin. Sige, nasa pangalawang part na po tayo, dalawang part kami sa series na to ng pag-aaral natin. Yung unang part ay regarding sa edad ng mundo. Yung ngayon naman ay regarding sa tinatawag na natin evolution of species. Evolution proper na ito. So hatiin lang natin yung pag-aaral natin sa iba't ibang mga trajectories. Una, tingnan natin ano yung ibig sabihin talaga kapag dinedefine sa science, kapag dinedefine dun sa labas, sa secular world, kung ano yung ibig sabihin ng evolution. So, maging clear lang tayo. Pangalawa, titignan natin yung Bible. Ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa mga claims ng mga hindi naniniwala sa Diyos ng mga salitin ito. So, definition, tapos scripture, and then titignan din natin yung philosophical side. Papaano natin iisipin yung philosophy at rationality pag sa usapin ng evolution. At sa dalawang huli, titignan natin kung scientific ba yung evolution. Scientific ba to? Katulad ng kinikilim nila. At huli na tatalakayan natin ay ano yung moral at espiritual na mga dapat natin pag-isipan sa usapin na to. Ano yung mga implications niya? So, sige, mag-start tayo sa main definition. So, ito yung definition ng evolution. Biological evolution, simply put, is descent with inherited modification. Ito yung pinakasummary na, although hindi yan exhaustive, of course, marami pa kailangan i-clarify, pero ang ibig lang sabihin nun ay itong biological evolution ay kapag nanganak, yung mga buhay ng mga nilikha, buhay ng mga nilalang, ay nagkakaroon ng pagbabago doon sa mga magiging anak nila. So, yung dalawang magulang, pag nagkaroon sila ng anak, may pagbabago. Tapos yung mga anak, pag nagkaroon ulit ng pagsasama, yung magiging anak nila, may pagbabago. So, yun yung basic definition nila ng evolution. Eh, wala tayong problema doon. Kung yun lang ang pag-uusapan natin. However, dito sa mga susunod na clarification, dito tayo magkakaroon ng distinction sa kanila. So let's continue. Basahin natin. Ang definition nila is that all life on earth shares a common ancestor.
just as you and your cousin share a common grandmother. Tapos ang definition nila, lahat daw ng mga buhay dito sa buong mundo ay may pinanggalingan na iisang ancestor. Iisa yung pinanggalingan ng lahat ng mga buhay dito. Sinabi nila, yung pinsan mo, saka ikaw, iisa lang ang lolo at lola nyo. Ang ibig nila sabihin, tayo mga tao, yung mga pusa namin sa baba, yung mga ibot dyan, iisa lang daw yung pinagmula natin na buhay at nilikha rin siya. So, makikita namin yan dito sa definition nila. So, through the process of descent modification, this common ancestor gave rise to diverse species. So, iisa yung pinagmulan, yung isang organismo, at dumami, nag-iba na nag-iba sa iniisip nila ay bilyon ng mga taon. So, pero i-clarify din natin kung ano yung pinag-uusapan natin pag sinabi natin na evolution. Kasi meron tayong tinatawag ng microevolution, yun yung adaptation, walang problema. Pero yung binabanggit nila ay macroevolution, na from one kind to another. Kaya kung mapansin mo sa graph natin, yung isda, pwedeng later on ay maging isda pa rin. Yung isda ay magiging amphibian, yung isda ay magiging reptile, yung isda ay magiging ibon, yung isda ay magiging mammal, yung isda ay magiging uboy, at yung isda rin ay magiging tao. So, nagpa-branch out. Anong sinasabi? Merong isang common ancestor. May iisa lang sila na organismo na binagmulan. So, yung common na photo na nagmula tayo sa uboy, hindi pa rin yung simula. Meron pang simula bago nagkaroon ng ganong klase ng claims. So, pero for us, naniniwala sa kasulatan, naniniwala tayo sa Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created all kinds of biological beings and they can only reproduce the same kind. Hindi tayo naniniwala na nanggaling tayo sa iisang classic organismo na may common ancestor, kung hindi nagmula ang lahat sa Diyos sa unang paglikha niya na iba-iba na agad. Sa unang paglikha ng Diyos ay iba-ibang klase na ng mga nilalang ang nilikha niya. At sila ay kaya mag-reproduce lang ng sarili nilang uri ng pagiging nilikha. So, puntahan muna natin yung scripture versus evolution. Yung scripture against evolution. Ano yung sinasabi ng scripture pagdating dito sa usapin ng mga ito? Pero bakit yun? Puntan mo natin yung isang basic question. Why do man and other animals have similar genetic sequences? Medyo meron tayong mga genes. Yun yung information kung bakit nagpa-function lahat ng mga biological functions natin. So, bakit tayo lumalaki? Ganito yung nagpa-function yung mga cells natin, nagpa-function yung iba't ibang sistema natin sa katawan. Bakit pag lumaki yung tao, ganito yung magiging itsura niya, ganito yung mga magiging function niya, dahil yun sa genetic code, yung sa genes mismo ng mga tao. Now, nung tinitignan ng mga sa siyensya, meron din genetic code, of course, yung mga hayop. May genetic code yung mga unggoy, may genetic code yung mga insekto, may genetic code yung mga ibon, ang mga isda, lahat ng buhay ay meron genetic code. Ang sinasabi nila, bakit halos magkapareho yung genetic sequence, hindi pareho yung genes ha, pareho yung genetic sequence ng mga unggoy at maging ng mga tao. Ang sinabi pa nila, halos 90%, 93%, 96%, magkapareho yung genetic sequence ng mga tao at mga chimpanzee. Hindi palagi nilang pinofront. Pag pinag-aralan natin, halos pareho sila ng sequence. Ang answer ng mga evolutionist at ang answer ng mga creationist ay magkaiba. Yung sagot ng mga evolutionist sa tanong na yan ay iba at sagot ng mga creationist ay iba naman. Ang sinasabi ng evolutionist, kaya magkapareho ng mga genetic sequence ay dahil meron tayo at common ancestor. Kasi isa daw tayo ng pinagmulan. So, yung pag nag-branch out daw yan, later, million to billions years later, may pinagkaiba lang sila ng mga genetic sequences, pero halos magkapareho. So, sinabi nga dito, evolution, sinabi nila,
Evolution means that we are all distant cousins. Magpipinsan daw lahat. Humans and oak trees, hummingbirds and whales. Magkakapamilya-relative daw tayo. Halos kapamilya natin yung mga puno, kapamilya natin yung mga ibon, kapamilya din daw natin yung mga isda. So, yan ang sagot nila. Bakit pareho? Kasi daw evolution. Pero sa Biblia, bakit ganito yung nangyari? Of course, dahil lahat ng mga living beings, biological beings, kung sabi ng biological beings, may katawan. Lahat ng nilikha ng Diyos na may katawan, lahat yan may genes, of course. Pero bakit magkakapareho yung iba? Dahil nilikha ng Diyos yung mga hayo mula rin sa alabot. Nilikha ng Diyos yung mga katawan, itong katawan na to, ay nilikha ng Diyos galing sa lupa. Alam niyo ba na sa siyensya, halos yung compound ng makikita nyo sa lupa at makikita nyo sa katawan ng tao ay pareho din. Bakit? Nilikha tayo mula sa lupa. At nilikha rin ng Diyos yung mga hayo mula sa lupa. Genesis chapter 2, verse 19. You can all read your Bibles. Pero nandiyan yan sa copies. Ang sinabi sa Genesis 2:19, "Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky." Nilikha ng Diyos mula sa lupa ang lahat ng mga hayo at lahat ng mga nasa himpapawid. Sa Genesis chapter 1, wala yan, yung detail na yan. Pero sa Genesis chapter 2, pinakita sa atin yung detail kung saan ginawa ng Diyos yung mga biological beings. So sinabi sa Bridgeway Bible Commentary, sa mga commentaries na hinahanap ko, ba't walang nagko-comment dito? Kasi of course nga naman, ang daming kailangan i-expound, di ba, sa mga text. So palagi yung kinocomment nila dito yung sa chapter 2, verse 19, ay yung kay Adam. Kasi after nito, hinarap na yung mga hayop kay Adam, tapos papangalanan niya, tapos hahanap siya ng helper. Doon palagi nagko-comment yung mga komentaryo, nakahanap yung mga isa. Na nag-comment dito sa usapin ng out of the ground, nilikha ng Diyos yung mga hayo. So sa Bridgeway Bible Commentary, sinabi ito, "God created Adam not out of nothing, but out of materials he had previously created." Nilikha ng Diyos si Adam yung ex nihilo. Nilikha niya si Adam galing sa alabok at hiningahan siya ng Diyos at naging buhay na kaluluwa. "Like the other animals, Adam had his physical origins in the common chemicals of the earth. But his life existed in a special relationship with God that no other animal could share." Yung mga hayop ay nilikha din ng Diyos sa lupa. Si Adan ay nilikha rin ng Diyos sa lupa. Pero special si Adan, special yung tao dahil hininahan siya. Dahil meron siyang kapasidad ng special na relasyon sa Diyos. Yung pagiging imago Dei created in the image of God. Hindi pinakaya ba? Pero both of them were created out of the same ground. Kaya naman, pwede natin sabihin na halos meron tayong mga genetic sequence na hindi ibig sabihin nun ay galing na tayo sa isang ancestor, kundi pareho tayong galing sa lupa. Pareho tayong galing sa lupa, pareho tayong nangangailangan ng mga genetic codes na yun mula sa simula pa lang. So simula pa lang, ganun na yung genes na genetic sequence ng mga unggoy, ganun na agad genetic sequence ng mga isda, ganun na agad genetic sequence ng mga ibon, ganun na agad yung genetic sequence ng mga tao. Sa simula pa lang, yung genes ng mga ibon ay may code na may data na sa loob nun para magkapakpak sila. May data na sa loob ng mga chimpanzee na magkaroon sila ng mga features na yun. Tayo rin, ganun yung mga features natin sa simula pa lang. So, we should know that only the same kinds of biological animals are able to reproduce, and the outcome is that they are remaining within the same family or kind. Yung mga hayop na nilikha ng Diyos sa same family na sa same kind nila, yun lang ang kaya nila i-reproduce. Isa yan sa mga magiging sagot natin. So sa Genesis chapter 1, verse 21 hanggang 22. Sige, pakibasa.
Genesis 1:21-22, nandiyan na sa copies namin. Sa Bigot ay pamasa. So God created the great creatures of the sea and every living thing with which the water heaves and that moves about in it according to their kind. And every winged bird according to its kind. And God saw that it was good. God blessed them and said, be fruitful and increase in number and fill the water in the seas and let the birds increase in number. Ayan. So, Genesis chapter 1. Nilikha ng Diyos yung mga hayop, at pagkatapos mismo nilikhain ng Diyos yung mga hayop, pansin ninyo, according to their kind. Nung nilikha ng Diyos yung mga hayop, may kanya-kanya na sila na uri, may kanya-kanya na sila na pamilya, may kanya-kanya na sila na kategory ng kind. At yung mga according to their kind na yun, inutusan agad sila ng Diyos pagkalikha pala. Pagkalikha sa kanila, sinabi na agad ng Diyos, magbarang na kayo. So, kaya na nila mag-reproduce. At yung re-reproduce na itong mga hayop na to ay kapareho nila. According to their kind. Ang pwede lang na maging resulta ng procreation ng mga living biological animals ay ang sarili nilang uri. Sarili nilang anak. Hindi pwede na magkaroon ng anak ang magkaibang uri. Di ba, bestiality nga yung sinabi ng Diyos sa Exodus, sa Leviticus, kapag may magtalik yung tao sa hayo. Hindi pwede yun, kasi kailang kauri mo lang yung may magtalik ka. At ganun din, ang magiging resulta doon ay kauri mo lang din. It will not work. Kahit ang ibon at yung aso ay pilitin ng mga scientific o hindi pwede magkaroon ng anak yan. O, doon lang sa sarili nilang kind, pwede silang magkaroon ng anak. So for example, mga ilang examples lang ito, the dog kind can only produce dogs. Nasa family sila ng canine, nasa family sila ng canidae. At doon sa family nila, doon sila pwede mag-reproduce. Pwede silang magkaroon ng offspring, magkaroon ng anak sa sarili nilang mga uri. So, pwede magka-pamilya yan eh. Yung lobo, yung jackal, yung coyote, yung mga aso natin. Lahat yan, nasa isang kind, nasa isang family. So, sila lang yung pwede na magkaroon ng mga anak. Kasi sila lang yung nilikha ng Diyos na pwede magkaroon ng anak. Sa feline na family, yung mga layon, yung mga tigre, yung mga leopard, yung mga cheetah, yung mga tigre, yung mga pusa, iisa lang sila ng pamilya. Iisa lang sila ng uri. Hindi sila magkakaibang uri. Yung mga isda, iisang uri lang din sila. Therefore, sila lang yung pwede mag-reproduce ng sarili nilang kayo. Kahit magtalik itong aso at pusa, walang kalalabasan yan. They cannot bring forth offspring. At gano'n din yung mga tao. Isipin ninyo. Tayo mga tao, may mga iba-iba rin tayo. Ibang itsura ng mga Pilipino sa Arabo. Ibang itsura ng Arabo sa Afrikano. Ibang itsura nila sa Hapon. Ibang itsura natin sa mga taga-Britain. Sa Great Britain. Iba rin itsura natin sa mga nakatira sa North and South Pole. So, isipin natin yan. Iba-iba, pero iisang uri tayo. We are humankind. Nasa isang uri lang tayo. Tayo lang may kakayanan na mag-reproduce sa usapin na yan. So, ito yung sinabi ni James Johnson. Sabi niya, canines are genetically compatible. They can all interbreed. They can interbreed dogs, coyotes, wolves, dingoes, foxes. Likewise, bears. Black bears, grizzlies, even polar bears can interbreed. Kaya nilang magsama at magtalik at magkakaroon sila ng supling. Similarly, equids, horses, donkeys, and zebras can interbreed. But canines and bears cannot interbreed. There's no common ancestor link here. Likewise, equids cannot mate with canines and bears cannot mate with horses. Bakit ganon? Dahil yun ay ginawa ng Diyos sa simula pa lang.
hindi pwedeng magkaroon ng pagsasama yung magkaibang uri ng hayop, biological beings, at magkakaroon sila ng supreme. Bakit? Sa umpisa pa lang, Genesis chapter 1:22, sinabi na ng Diyos yung magkakauri ang magkakaroon ng anak. At di ba yun ngayon nangyari kay Adam? Dito sa Genesis 1, dito sa Genesis 2, verse 19, nilapit ng Diyos kay Adam yung mga hayop sa Garden of Eden. At ano sinabi ni Adam nung pinakita sa kanya yung mga hayop? Ano yung realization ni Adam? Sabi niya, he did not find a suitable helper for him. Bakit? Kasi hinahanap niya yung katulad niya. Kapareho niya ng biological makeup. Kapareho niya ng klase ng kain. Wala, kahit sino mga hayop doon, hindi niya kauri. Simula pa lang, wala siyang kauri. Wala siyang mahanap. Walang katulad si Adan. Kaya, after noon, ano nangyari? Nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan. At kung nilikha ng Diyos si Eva para kay Adan, bakwa-bwa. May kauri din ako. At after kinalate ng Diyos si Eva, sinabi niya sa kanila, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Ibig sabihin, dinedenay natin yung sinasabi nila na meron tayong common ancestor. Walang common ancestor. Simula pa lang sa simula ay tao ng tao, ibon ng ibon, insekto ng insekto, isda ng isda, aso ng aso. Simula pa lang. Genesis chapter 1 pa lang. Ito na ang itsura ng mga dalaga. So, i-continue lang natin yung sinabi ni James Johnson. Sabi niya, there is a God-installed fixity of kinds in the animal kingdom, providing a permanent barrier to the kind of procreative progeny animals can have. Variety within limits is what God intended, and that is what we see all over the world. This reality not only corroborates the Bible, it also disproves Darwin's imagined common ancestry, natural selection theory of animal origins. Ang binabanggit ni James Johnson is that nagbigay na yung Diyos kaagad ng boundary. May boundary na hindi ka pwedeng lumagpas sa boundary na yun. Yung boundary ng pagiging aso hindi pwede maging pusa. Yung boundary, that's the boundary na pinix ng Diyos. Ang gusto ng Diyos na mangyari ay yung mga aso ay magkaroon ng iba't ibang klase ng mga aso. At yun ang meron tayo ngayon. Iba't ibang klase ng mga aso, mga wolves, mga foxes, mga coyotes, lahat. Pero hindi nilikha ng Diyos yung aso para maging ibang hayop. Hindi nilikha ng Diyos yung aso na maging ibang hayop. Meron na agad boundary, meron na agad na klase ng standard ng Diyos. So, of course, ang gusto ng Diyos, mag-multiply sila, magkaroon ng interbreeding, magkaroon ng iba't ibang klaseng aso, iba't ibang klaseng pusa, iba't ibang klaseng ibon, iba't ibang klaseng isda, iba't ibang klaseng tao. Pero, never dinilay ng Diyos na pumunta sa kabilang kind, yung isang biological being na yun. Ngayon, punta tayo sa philosophy. Philosophy and presuppositions. After this, may question and answer muna tayo. Discussion. So, ang pangalawa na pag-uusapan natin dito ay regarding sa presuppositions. Ang pinagkaiba ng mga naniniwala sa creation at naniniwala sa evolution ay hindi dahil merong mas magandang ebidensya yung isa sa isa. Hindi yan yung usapin. Hindi yan ang problema na, kami mga evolution, ito ebidensya namin. Talo na kayo. Tapos yung mga naniniwala naman sa Bible, ito ebidensya namin. Talo na kayo. Hindi yan yung pinagkaiba. Pareho tayo ng nakikita dito sa mundo. Pareho tayo ng mga ebidensya na nakikita. Ang pinagkaiba natin ay papaano natin binabasa yung ebidensya. Bago pabasahin ng Kristiyano yung ebidensya, meron na siyang paniniwala.
bago basahin yung mga naniniwala sa evolution, yung ebidensya, meron na siyang paniniwala. You will hear this again and again and again and again from me. There is no such thing as a person without bias. Walang neutrality. Hindi, huwag kayong maniwala dyan. Ikaw, hindi ka neutral. Walang neutral. Walang may sabihin, hindi, wala akong bias. Itignan ko ito sa isang objektibo, perspektibo, na walang klase, walang bahay, wala akong kinakampihan. Purong katotohanan lamang. Hindi totoo yan. Meron ka na kaagad na bias pag nag-aral ka, pag nagbasa ka, meron ka na kaagad na iniisip. Ang tanong, ano yung bias natin? Yung mga Kristiyano, pag binasa nila itong mga ebidensya na to, pinag-aralan nila itong mga ebidensya na to, meron na kaagad silang commitment. Naniniwala ako sa Diyos at naniniwala ako sa salita niya. Yan yung commitment ng Kristiyano. Bago niya pagtignan itong mga ebidensya na to, sinasabi niya na ang Diyos ang totoo at ang salita niya ay totoo. Ngayon, on the contrary, itong mga evolutionist, katulad nila tayo. Bago pa nila tignan yung mga ebidensya na yan, ang nasa isip na kagad nila, hindi totoo ang Diyos at hindi totoo ang salita niya. Bago pa nila basahin yun. Now, huwag nating sabihin na wala tayong bias. Ang tanong, anong bias mo? Anong bias mo? Anong bias ko? Hindi pwede magpagdam na hindi. Itignan ko lang talaga yan. Hindi sa Christian perspective, hindi rin sa evolutionary perspective. Titignan ko lang siya sa isang klase ng pananaw na iwi ko. Walang ganun. There is no such thing. So kapag nakita ng mga fossil, ang mga Kristiyano, nakita ng fossil, ang mga evolutionists, meron kami silang presupposition. Hindi, dahil moral beings tayo, we are morally inclined and meron tayong moral beliefs at dinadala natin yun sa lahat. Dinadala na agad natin yun sa lahat ng mga tinitingnan natin ngayon. Itong mga paniniwala natin ito, ito yung magiging basehan natin ng interpretation. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mali ba para sa Kristiyano na sabihin bago nitignan itong mga ebidensya na ito, mali ba para sa Kristiyano na sabihin na hindi mo na ako maniniwala sa Diyos bago tignan ito? Virtuous ba para sa Kristiyano na sabihin, hindi, isasagtabi ko muna yung pananampalataya ko tapos saka ako titignan itong ebidensya kung talagang panig sa Kristyanismo o panig doon sa laban sa Kristyanismo. Ang question ko sa atin, virtuous ba yun? Yung ganong klaseng approach. Tama ba yun? Pwede bang gawin ng mga Kristyano yun? At dapat bang gawin ng mga Kristyano yun? And I would argue, of course, from the scriptures, no way! 1 Peter chapter 3, verse 15. You should honor Christ as Lord. And then you should give a defense for those who are asking questions. Bago pa natin pag-usapan yung mga arguments against and pro-Christianity, ang presupposition ng mga Kristiyano si Jesus ay Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, hindi natin pwede sabihin, hindi mo na Panginoon si Jesus tapos ang ako pag-aaralan ko. Papatunayan mo sa kanila na si Jesus ay Panginoon sa pamamagitan ng pag-deny kay Jesus bilang Panginoon. No, don't do that. Hindi mali. Kahit anong sabihin ng mga hindi mananampalataya, hindi mali na hindi ko umali sa pinaliligan mo. At sabihin mo, Kristiyano ako, titingin at mag-aaral sa siyensya nito. Si Jesus yung Panginoon ng siyensya. Si Jesus yung Panginoon ng mga nilika. Si Jesus yung Panginoon ng mga hayop na ito. Si Jesus yung Panginoon ng lahat ng mga nakikita natin dito. Gusto natin i-forefront yun dahil sa academic, sa scholastic field, parang virtuous pa na sabihin na alisin ko muna yung bias ko. Tignan muna natin ito ng walang bias. No! Pag-harap natin sa Panginoon, virtuous ba yun? Sa araw ng paghukom? Panginoon, pinutunayan ko sa kanila kahit wala ka. Na tama ka. No, you don't do that.
huwag kayong maniwala na walang bias yung mga hindi naniniwala ay yung mga naniniwala sa evolution. Huwag kayong maniwala na sinasabi na hindi. Purely scientific, mental lang ito. Intellectual lang ito na klase ng pag-aaral. No way. Una pa lang, dinidinay na nila na may creation, supernatural creation. Simula pa lang, dinidinay na nila yung Bible. Wala pong bias yun. That's a bias. And that is an ungodly bias. So, huwag tayo magpapatinag kahit na ganun yung approach nila kasi pwede natin kagad sabihin na hindi, may bias ka. Pag tingin mo dito, pagbasa mo nito, sinasabi mo agad, bago ka magbasa, na walang Diyos. Ngayon, ako, pag in-approach ko na sinasabi ko agad na may Diyos at si Jesucristo ay pangungon. Now, hindi ko matatakasan itong question na ito. Where and how did life begin? Saan nagsimula at paano nagsimula ang buhay? Kasi itong alalaanin nyo na itong usapin na ito, sinasabi lang nila kung paano nagkaroon ng diversity. Pero hindi nila sinasagot, paano nagsimula yung una? Saan ang galing yung una? Saan ang galing yung mikrobyo na yun? Kaya hindi nila pwede takasan itong usapin ng philosophical at rational na klase ng pagtatanong. Ngayon, ano yung answer ng mga evolutionists kapag pinag-usapan na saan ang galing yung pinakaunang buhay? Ang dalawa yung sagot na nakita ko, una, sa medyo mas academic, sinasabi nila mayroong self-replicating RNA molecules. So, mayroong mga hindi buhay na klase ng mga chemicals na kaya nilang mag-multiply. Tapos, kailan? Ang problem kasi doon, paano naging buhay yun? Paano, kahit mag-multiply yan, paano nangyari na hindi buhay tapos magiging buhay? Kahit kaya niya pa mag-multiply. Hindi nila sinasagot yun. At hindi nila kayang sagutin yun. Hindi nila kayang sagutin paano hindi buhay tapos magkakaroon ng buhay. Yan ang misteryo na hindi nila kayang sagutin. Pero si Richard Dawkins, sa isang interview niya, evolutionist siya, anti-Christianity siya, ito yung sinabi niya sa isang interview. Kasi interview yun, so tinatanong siya regarding sa mga ganito klase questions. At ang sinabi sa kanya, where did life begin? At actually, mas honest si Richard, itinatong si Richard Dawkins, kaysa dun sa scholastic answer. Kasi alam niya na dapat may pagmulan talaga yung buhay. Kaya lang, ang sagot niya, it could be that at some earlier time, somewhere in the universe, there is a civilization evolved by Darwinian means to a very, very high level of technology and designed life on this planet. Ano yung sabihin? May alien. May alien. Sino kung mas alien na yun? Ibang alien na naman. Eternal alien. Ayaw nilang maniwala sa eternal na Diyos, pero ayaw nilang maniwala sa eternal na mga matter. Sa eternal na mga hindi nila alam. Anong sinasabi sa atin ito? This is really a moral and spiritual debate. Kaya nilang i-deny yung Bible at yung Diyos ng Bible, pero kaya nilang maniwala sa pinaka-weirdo, pinaka-strange, pinaka- sabihin nila, siguro, perhaps, tagal na nung nag-evolve din sila, tapos sila yung nagsimula ng buhay dito sa yun sa atin. So, mas honest siya kaysa doon sa scholastics kasi alam niya kailangan may pagmula yung buhay. Pero, yung mga pwede nilang isagot ay hindi kaya, they cannot ask the test. Now, anong answer ng Bible? Saan at paano nagmula yung buhay? The eternal, uncreated God created all things. Ito ang simple, no? yung Diyos na walang lumikha sa Kanya, ang lumikha ng lahat. Tapos. Tapos ang usapan. Kaya lang, yun yung ayaw nilang tanggapin. Mamaya, pakikita natin yung moral dilemmas, moral arguments. Pero yun yung ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang tanggapin na mayroong Diyos na lumikha, na siya yung eternal, na lahat po mga pinagsasabi nilang ito, hindi na nila kailangan to.
Nasa simula ko na nilikha nila yung mga uri, lahat ng nandito. Pero what are they doing? Binibigyan nila. In Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sige, discussion muna tayo. Tapos later, punta tayo sa scientific ba ang evolution? Ano yung mga moral at spiritual na pwede natin i-consider sa usapin na evolution? Sige, discussion tayo. Questions or comments? Monica. Sir, dito sa mga tao, kailan mo nag-disperse yung mga iba't ibang ulan? Tapos para nagkaroon ng green color? Oh, yan. Salamat. Later, pag-usap natin yan sa next. Pero, bakit iba-iba yung itsura ng mga tao, kailan nag-disperse? Dalawa. Una, sa simula pa lang, after nung fall. Pangalawa, after nung patatlo pala. After ng fall, after ng Tower of Babel, at after ng flood. Yun yung tatlong events kung saan nag-diwiwala yung mga tao. Sa una pa lang, nung pagkatapos na bumagsak sa kasalanan si Adan at si Eva, nagkaroon sila ng mga anak, di ba? Sila Cain at si Abel. Si Cain, pinatay niya si Abel, at nung pinatay niya si Abel, anong ginawa ng Diyos kay Cain? In-exile siya. So hindi na siya pwede sumama doon sa lugar kung nasaan yung mga kapatid niya, mga pamilya nila. So, in-exile si Cain. So, even before that, of course, may pagkalat na yun kasi may asawa si Cain eh. Either si Cain ay may asawa na, tapos saka siya in-exile, or nakahanap siya ng asawa kung saan siya in-exile. So, yung una. Pangalawa na dispersion ng mga tao ay dun sa Tower of Babel. Sa Tore ni Babel, bago pa yon yung flood. Diba nauna yung Babel story, bago si Noah. Actually, after yung Babel story, saka si Noah. Ang nangyari, tama ba yung sequence ko? Okay, pero sa Tower of Babel, ang nangyari nun, ay gumawa sila, anong pangalan? Anong pangalan sa leader nila? Pero, gumawa sila ng Tore, tapos, ang ginawa ng Diyos sa kanila, ginulo yung mga lingwahe nila. So, ang mga nagsama-sama ay mga magkakasing lingwahe. So, may natural event of dispersion. Yung isa pa, yung regarding sa Noah's flood. After yung Noah's flood, kumalat na yung mga lahi. After ni Noah, yung mga anak, tapos kumalat ulit yun. Kasi nagkaroon na ng difference doon sa structure ng mundo namin pagkatapos ng Noah's flood. So kumalat na yung mga tao, kumalat na sa iba't ibang parte ng mundo, at doon na nagkaroon ng pagbabago doon sa mga itsura natin. So yung iba na nasa mas malamig na klima, malamig na temperatura, mas kaya nila, mas nakapal yung balat nila, mas marami silang buhok, kasi kailangan nyo doon sa mga temperatura. Yung mga napunta naman sa mga iinit ng mga lugar, mas manipis yung mga buhok nila later on, saka mas kaya nila yung temperature na doon. So, bakit may mga Negro, part yun ng ano nila, ng environment nila. Bakit may mga puti, bakit puro puti sa mga may four seasons? Bakit puro itim doon sa mga mas sobrang init talaga na lugar? Bakit kayo manggi yung sa mga katulad natin na hindi naman sobrang lamig, hindi naman sobrang init, although ang init talaga. Pero, yun yung pinagmulan ng mga iba't ibang mga skin colors ng mga tao. Oo. Oh. So, yung naging asawa ko pa ni Cain, kapatid niya? Yes. Tapos, yun din po sa flood, di ba yung tatlong anak ni Noah? So, yung sabihin, kasi di ba na-wipe out na nga? So, sa kanila nanggaling na lahat? Yes. Parang nangyari doon sila yung new, symbol sila ng new creation. So, makikita natin sa Noah and Covenant, tinutusan ulit sila ng Diyos na be fruitful and
multiply kay Noah after Noah. Follow up. Stay ko rin. Pastor, hindi ko pa ito masyado na pag-aaralan. Pero sa Genesis 6 po, Genesis 6 verse 4, sabi dito doon na they lived more on the earth in those days. And also afterward, when the sons of God came into the daughters of man, and they bore children to them, these were the mighty men who were of all the men of renown. Does this mean by same kind ng giants? Ano pong sinasabi niyo? Ah, thank you. Pumunta tayo sa issue na yan. Sige. Hindi sinabi na giants yung Ah, hindi sinabi. Ang sinabi doon ay men of renown sila, tapos inasawa nila yung mga sons of men. Tapos ang naging resulta noon, hindi yung mga giants. So, sinabi lang, mighty warriors sila. So, ang tanong, ano yung Nephilim na yun? Sinasabi niyo ba, mga fallen angels sila, mga angels, sons of God, mga angels na nagkataong tao para asawahin yung mga tao. Yung iba naman, ito yung mas meaning ako dito, na yung mga sons na yun, dyan sa text na yan, magre-reveal ako, hindi sinabi na sila ipatay. Pag binasa natin, hindi sinabi na sila ipatay. Sinabi ng sons of God. Pero may Nephilim, tapos merong sons of God. Anyway, balik na tayo. Sa pangalawa, yung mga sons of God and daughters of men, sila yung naging nag-asawa, tapos naging resulta mga yung iba doon ay giants. Ang question, sino yung sons of God, sino yung daughters of men? Yung sinasabi ng iba na sons of God yung mga angels, kasi ang sinasabi pala sa mga angels sa Old Testament ay sons of God. Pero yung isang position naman, mas leaning ako dito, na usapin ito ng linya ni Cain at Jesus. Yung mga tinatawag ng mga anak ng Diyos ay yung mga believing men. At yung mga daughters of men ay yung mga unbelieving na lineage. Na diretso. So, yung sabihin, ang nangyari dito ay nagkaroon na unequal yoking. Yung mga believers at yung mga unbelievers. Tapos nagkaroon na ng mga yung mga offspring nila ay isa yun sa mga sinasabi ng nagkaroon ng mga giants. Yun muna. Apala. Okay, sige. Pero, pag binasa natin yung passage, pwede natin makita ito, hindi naman yung Nephilim yung umasawa sa daughters of men. Pag binasa natin siya ulit. Kasi na, sons of God, daughters of men. Last, kung mayroon naman ako. Sige, tuloy po natin. Pangatlo na consideration natin ay kine-claim na tumananiniwala sa evolution na sila ay scientific. Question, scientific ba talaga? Ito mo sa pinag-evolution. Meron ba? Marami pa ito eh, pero ito lang yung mga consider natin. Apat na sagot. Una, hindi scientific na paniwalaan na pwedeng mangyari na magkaroon ng buhay wala sa walang buhay. Pinaka-basic understanding natin yun sa natural world. Hindi pwedeng lumitaw na lang na itong lamesa na to ay magkabuhay. Yes, hindi sa yun. Pero sila, yung pininiwala nila. Without any kind of proof. Without any kind of backing. Without any kind of evidence para sabihin na walang buhay tapos magkaroon ng buhay. Na nanggaling yung buhay sa walang buhay. So yun yung una, parang basic science, yun na nagduga. Pero yun ang pinopromote nila, tapos sinasabi nila, according to studies, bigyan, asan yung studies na hindi buhay tapos magkaroon ng buhay? No. Hindi ganyan. Kahit sa biblical worldview, that cannot be. Life can only come from life. Pag nagkaanak kayo, nagkakaroon ng panibagong buhay dahil buhay kayo dalawa. At yung exit yung sperm cell nyo ay galing sa iyo, buhay din. Buhay mula sa buhay. Pero hindi pwede na walang buhay tapos magkakaroon ng buhay. Lahat ng mga hihinga ay galing sa buhay. Pero pinaka-basic yun, pero pinaka-basic pa rin nila ito. Pangalawa, sa usapin ng genes,
sa genetic data, ang sinasabi kasi ng mga evolutionists ay yung isda ay naglakad. Kung pag naglakad yung isda later on, ibig sabihin may dagdag ka na genetic code para magkaroon ng paa. Dati walang code sa genes nila, walang paa. Tapos madagdag ng code sa genes nila para magkaroon ng paa. Kailangan po ulit ng dagdag na genetic information para magkaroon ng paa. Para maging dalawa yung paa. Yun yung nangyayari sa usapin ng genes. Yun ang sinasabi ng evolutionists. However, hindi yan yung tinuturo at makikita natin sa science. Pag pinag-aralan natin yung science, ang nangyayari pa, nababawasan yung genetic information kapag nagkaroon ng anak. Kami dalawa ni Lori, may mga genes kami. Pag nagkaanak, may anak na kami, sila'y may magkapareho kaming genes na naipasa sa kanya, pero meron din kaming genes na hindi naipasa sa kanya. Hindi siya pinagsamang buong kami. Meron siyang part, kaya sinabi, sino kahulit niyan? Uy, ilong ganito, yung mata ganito. Ibig sabihin, hindi pa rin yung mata niya yun. Hindi pa rin yung ilong niya yun. Merong side niya, so merong S at L sa isang offspring, SS lang, isa SL ulit, pareho, sa isa, sa iba, L. So, ito yung nangyayari, ibig sabihin, pag nagkaroon ng offspring, nababawasan pa yung genetic information. Hindi na dadagdagan. Ang nangyayari lang kahit bakit manipis yung buong kami sa kaso ay dahil nakuha niya yung genes sa nanay at tatay niya ng kanipisan. So, ibig sabihin, natural ito na nangyayari bakit mas makapal yung buong nila kasi nakuha nila yung dalawang genes na kakapalan ng buo. So, rather, biological offspring lose genetic information, hindi na dadagdagan na magbawasan pa. Pangatlo na evidence ay regarding sa ang pangatlo ng evidence ay regarding sa mga recent 2005-2015. May mga eto, mayroong ebidensya. Hindi makakapal na ako ang pangalan niya. Pero yung isang paleontologist na babae, na-discover niya sa buto ng mga dinosaur ay mayroong red blood cells. Mayroong mga tissues. Mayroong mga totoo na mga nakikita at nagulantang siya. Hindi siya, ano nangyari ito? Bakit siya nagulantang? Kasi sinasabi ng mga scientists na hindi pwedeng tumagal ng hundreds of thousands of years itong mga materials na ito. E kiniklaim nila yung mga dinosaur ay tens of millions, 60 million years ago. So paano ngayon, sa panahon natin, may mga may mga tissues, may mga cells na nakikita doon. At ang sinabi pa ng babae ito ng paleontologist, sabi niya, I cannot believe it. Maybe mayroon tayong hindi alam na bago dito mangyayari. Pero hindi nila kayang sabihin na mali kami. Hindi talaga milyon na taon. Ayaw nilang i-give up yun. Sinasabi na siguro mayroon tayong hindi alam na nangyari na klase ng information, pero hindi nila kayang maisip na siguro mali yung sinasabi natin na bilyon ng mga taon. So, isa yun. Against, hindi nila ayaw nilang i-give up. Pang-apat, lahat ng mga evidences na binabanggit nila regarding evolution ay lahat yun speciation lang. Nakalala yung sinabing pinakita natin kanina. Itong mga pusa, ang maging offspring nila ay sa kanila lang din. Mga aso, maging offspring nila ay sa kanila lang din. Ito yung famous na finorward ni Charles Darwin doon sa Galapagos Islands na mga ibon, mga finches. Sinasabi niya, naobserbahan niya yung ibang, isang uri lang siya ng ibon, finch lang siya, pero ibang mas makapal yung beak, ibang mas matumis yung beak, dahil daw nag-evolve. Mga sinasabi, apa, sa mismo lifetime natin, nakakita na yung evolution. Yung ibon pa rin. Hindi evolution na. Yung ibon pa rin. Magkaiba lang sila ng itsura ng puka, mas magkaiba lang sila ng itsura ng claw, mas magkaiba lang sila. Ang tao din, nag-a-adapt lang sila. Hindi evolution yan before our eyes.
ang ibon na naging ibon ay ibon pa rin. Ibon sila sa sumula, ibon sila ngayon, ibon sila bukas, ibon sila 100 years later. Walang nangyayaring usapin na nagbago sila ng pamilya, nagbago sila ng kain. Now, lastly, ito yung last na ito consider natin. Regarding naman ito sa moral at spiritual considerations against evolution. Ito yung dalawa. Marami pa ito mag-branch out, kaya ginawa na lang natin yung question 4. Yung mga evolutionists, dahil naniniwala sila dito, ang ibig sabihin nun, ang mga tao ay hindi mas mataas at mas importante kaysa sa ibang mga hayop. Yung implication ng doktrina nila. Ang ibig sabihin, kasi import, kung maninindigan sila doon sa doktrina nila, ibig sabihin, si Opet, hindi siya mas importante kaysa may Luffy sa Amity. Pag may nagtapat sila, kung tayo lang ang importansya ng dalawa, kung maniniwala tayo doon sa evolution. Pag pinagpantay ko yung anak ko, si Lai, tapos kumuha tayo dyan ng gagamba, sa evolutionary perspective, I see no difference. Pantay lang sila ng importansya. Yun ang sinasabi kung consistent sa evolution. Walang pinakaiba. Ngayon, ang tanong ko, ganun ba kayo mamuhay? Ganun ba tayo mamuhay? Kapag may nakita ka na aso na nasagasaan at isang batang masasagasaan, sino ang ililigtas mo? Magdadalawang isip ka ba? Sabi mo, hindi ako mag-desisyon. Kasi importante lang sila. Hindi ka magdadalawang isip, ililigtas mo yung bata. Bakit? Anong meron? Eh kung pareho naman tayo galing sa isang uri ng hayop na magkaiba lang yung naging resulta sa atin, bakit mas binibigyan natin importansya yung mga tao kaysa sa nila? Bakit hindi ka nagigilty kapag kumakain ka ng fried chicken, pero bumabalik na din si mura mo kapag nakakita ka ng dugo ng tao sa hospital? Bakit? Alam mo bakit? Kasi totoo yung creation. Ito yung creation na ang mga tao ay nilikha ng Diyos ayon sa imahe niya na merong dignidad at mas mataas sa lahat ng mga nilikha. Kahit pagsama-samahin mo pa lahat ng mga hayop, hindi niya pwedeng itumbas sa buhay ng isang tao. Dahil nilikha siya ayon sa imahe ng Diyos. Yun ang magiging ano sa kanila. Magiging angin sa kanila. Kaya pag nagkaroon ng mga debates sa mga atheists, sinong ililigtas po? Ang sasabihin mo lang, hindi, kasi kaya lang kayo may compassion, kasi katulad natin sila. O katulad natin silang tao. Kahit pa ikut-ikutin mo yun, hindi mo matatakasan yung konsensya mo. Hindi mo matatakasan yung binigay sa atin na imaginary. Pangalawa, ang evolutionist ay naniniwala na mayroong kamatayan sa simula pa lang, kahit wala pa kasalanan. Pero ang mga mananagpalataya ay naniwala na nagsimula yung kamatayan pagkatapos ng Genesis 3. Marami mga implications to. So both dignity and death. Dignity and death. Itong usapin pagdating sa debate na ito. So ano mga implication? Meron bang absolute truth? Meron bang tama at meron mali? Sa evolutionary perspective, bakit may tao, bakit may mali? Wala. Wala. Kung sino lang mas malakas, siya lang magbibigta kung ang tama at mali. Yun, ang panidok sa doktrina na ito. Sa doktrina nila, kung magiging consistent tayo, kaya lang tayo nandito, kaya lang kaya natin patayin yung ibang hayop, dahil tayo yung mas malakas sa kanila. That's it. Kung sa perspektibo nila, ha? Hindi mali yun. Pero dahil merong Diyos, merong Panginoon na lumikha ng lahat, ng langit at lupa at lahat ng mga nandito at nagbigay siya ng mga utos, merong tama at merong mali. Saang klaseng mundo mo gusto mabuhay? May nabasa ako, even those who do not believe God,
do not want a world without God. Without Christianity. Kahit sila naman hindi naniniwala dito sa Kristyanismo, hindi nila gugusta yung mabuhay kung saan hindi doktrina ng Kristyanismo yung nabubuhay sa mundo. Bakit? Napakagulo kung walang Diyos. Walang mali. Pakain kita ngayon, bakit problema yun? Kunin ko lahat ng pagmamayari mo. Kunin ko yung identity mo. Bakit mali yun? Paano mo nasabi mali yun? Gawa niyo masama yung buong pamilya mo. Bakit mali yun sa perspektibo ng mga evolutionists? Kasi nakakatakot. Nakakaminig. Hindi mo maisip kung anong pwede mangyari kung hindi totoo. Yung absolute truth ng scripture, kung walang utos ng Diyos, walang order. Pero sa sinasabi, kaya palagi ko, again, hindi ko pinapunong si Rabbi Zacharias dahil sa mga ibang issues, pero palagi ko naalala yung sinabi niya doon sa isang university student, sabi niya, ano ba kinakatakot niyo kung walang Diyos? Ano ba kinakatakot niyo kung walang tama at mali? Sa isang mundo kung walang absolute truth, sabi niya Rabbi Zacharias, sabi niya, do you lock your doors at night? Nagkakaglado ka ba ng pinto ng gabi? Kasi ang gusto niyang sabihin, hindi naman masama ang mga tao. Ano ba naman kung walang batas? Bakit ka natatakot? So binalik sa kanya ni Rabbi, sabi sa kanya, ngayon pa lang, takot ka na. Ngayon pa lang nag-iingat ka na. Nilalagyan yung bag mo sa harapan ng... Hindi mo iiwan yung gamit mo kung saan-saan. Naglalakad ng pinto. Bakit? Kasi masama. Yung puso ng mga sarahan ng mga tao. So, there is such thing as right and wrong. Mandela si R.C. Sproul, sabi niya, kapag may nagpagpag sabi sa inyo na walang absolute truth, na walang tama at mali, nakaway mo yung wallet niya. Biglang maniniwala yun na may tama at mali. Biglang maniniwala yun na mali ka sa ginawa mo. So, why is killing of animals acceptable while killing of humans is not? Eh, iba na, nagiging, vegan, na bakit pumatay ng ayaw, kasi papatay lang natin sila. Hindi ba kapatay din natin yung mga uno, katalaman? Bakit ka rin sila pinapatay? Yan yung worldview nila. Tapos, okay lang sa kanila yung abortion. Yan. Okay lang sa kanila na patayin yung sangkol sa sinapupunan, pero hindi sa kanila okay na patayin yung mga manok. Absurdity. Ganit dito rin nagsisimula yung pride ng superiority ng mga tao na iniisip nila ang mga ninuno natin ay bobo. Kung naniniwala ka sa evolution, ito yung bias nila. Kaya sabi nila, mas matalino tayo kaya sa kanila. Ngayon. At maraming kahit sa mga Bible reading natin ang usapin namin ito. Iniisip nila, mas superior kami ngayon kaysa sa kanila. Mas matalino kami ngayon kaysa sa kanila. This is implications. At hindi totoo yun. Kaya mo ba i-memorize yung 4 books ng Bible? Katulad nila. Kaya mo ba na walang internet? Kaya mo ba na gawin yung mga moral, sinasabi, superiority? How is caring for people better than caring for insects? Is it wrong to do whatever you want? At isa sa mga pinaka-poinan, are my suffering pointless and purposeless? Lahat ba ng pagdurusa ko dito ay walang dahilan. Sa evolutionary perspective, walang dahilan. May suffering na bago mo magkatao. May suffering na kahit walang Diyos. Yan ang tinuturo nila. Ibig sabihin, anong tinuturo? Lahat ang pagdurusa mo sa buhay mo, walang dahilan. Para sa wala. Zero. Pero sa Kristiyano perspektibo, punong-puno ng dahilan. Hinog na hinog yung mga kahulugan. Dinadala ka nito sa Diyos. Pinapalapit ka nito sa pagsisisi. Pinapaalala sa iyo ang impyerno. Pinapaalala sa iyo ang krus ng Kalbaryo. Pinapabanal ka para mas
ihanda ka sa buhay ng kasunod. Ginagamit ka para magigagamit-gamit ka rin sa ibang tao na makakaranas ng pagdurusa na pareho lang sa iyo. Puno ng daytan mo. Yung pagdurusa ng tao dito sa usapin ng Kristyanismo, sa evolution. Yeah. Wala lang. Bakit ko lang naranasan yung pagdurusa na yun? Wala lang. Walang daylan. Nakakatakot, di ba? Well, bakit ka pa magubuhay kung wala lang parang kahit yung pagdurusa? So yun yung mga implications. So ang dami mo, pwede natin i-branch out dyan. However, dito natin tatapusin. Gusto na natin sabihin, gusto natin sabihin that the doctrine of evolution is a sophisticated means to deny God and His words of creation. Nagdudunugunuan at nagtatalipaluluhan na pagtanggi sa Diyos. Yun lang ang ibig sabihin. Romans chapter 1, verse 21, although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and foolish. Their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they become fools. Kiniklaim nila na sila ay marulo, pero sa harap ng Diyos sila ay mambang. San galing lahat? Para sa anong lahat? Colossians 1:16, for in Jesus Christ, all things were created, things heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or power or rulers or authorities, all things have been created through Jesus Christ and for Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus, kumikita ang lahat. Dahil kay Jesus, kumikita ang lahat. At para kay Jesus, kumikita ang lahat. So, ito po natin tapusin ang Bible class. At question, ito na yung last natin, part ko na ito. Question bago tayo tapos sa pag-aaral. Pass. Yung karamihan din ng mga alam natin with regards to evolution is because yun yung tinuro sa mga eskwelahan na pinanggalingan natin. Sa Pilipinas, hindi na naman gusto yung mga homeschooling pagdodosin. Pero most of, though hindi masyadong iniisip o pinagdinilayan ng mga tao, karamihan ng nalalaman natin, niyakap na natin eventually is because yun yung tinuro sa atin sa mga school. As a Christian, siguro bilang teacher or bilang Kristiyanong magulang, sa pagiging teacher muna, are they supposed to argue with regards to those wrong teachings and make a stand of what they need to do? Kasi minsan, kahit theory pa lang, they accepted it as truth na eh. Hindi naman truth yung theory. Ibig sabihin theory, hindi pa napapatunayan. Pero para sa kanila, hindi, napatunayan na yan. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, we know na hindi natin kailangan patunayan yung mismo katotohanan. Hindi nga yan dapat yung basis natin in everything that we evaluate or mga tinitingnan natin sa buhay-buhay. So, sa akin, ano yung pwedeng gawin ng Kristiyanong teacher sa Kristiyanong magulang whenever they encounter those things na pwedeng hindi erase up sa kanila ng anak nila? Pero they know na mangyayari ito kung pinag-enroll ko ito sa public or private school, kahit pa sa being Christian school. Ayan, salamat po, Pas. So, dalawa, sa Christian teacher at sa Christian parent. Sa mga Christian teacher muna, dahil curriculum nila yun eh. Nasa curriculum yun, nasa textbook talaga nila yun. Ang pwede gawin ng mga Christian teacher, pero they will go beyond their task dito sa usapin ito. Yung mga Kristiyanong teacher, dahil kailangan nilang ituro yun, pwede nilang ituro yung evolution. However, kailangan nilang i-clarify. Itong mga pinag-aaralan natin ay pwede diretso yung teacher. Mali ito. Ito yung nasa module natin. Ito yung tinuturo sa Kalakan. Ito yung tinuturo nila. So, yung clarify na hindi pa tinuro, totoo na ako. Kailangan ng mga bata na maging mapanuri na hindi lang mabasa nila, totoo. So, magkakaroon sila ng critical thinking skills din. So, pwede sabihin ng teacher na, eto mo
mga sinasabi ko, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens na to, ito yung sabi nila. Pero totoo ba din? So, pag sa mga exam, kailangan ninyong sagot. So, ayan yung according sa kanila. Pero hindi yung sabihin nila yung totoo. So, pwede tayo mag-inject. Kaya lang, ayun talagang gagawin ng mga Kristiyanong guro na they will go the distance. Kaya may merong extra effort para lang panindigan na hindi kailangan na hindi ako maging gamitin para paniwalaan ako. So, yun yung isang wakas. Kaya lang sabihin na against, hindi lang sabihin na mali to, Bible ang totoo, pero pwede naman inject ng mga doubt at questions dito sa mga to. Paano nangyari ito? Bakit nangyari ito? So, pwede rin mga ganun. Pwede direct or through questions sa mga teachers. So, sa mga parents naman, sino talaga yung merong direct influence?